Kumusta? And welcome back to my new YouTube channel. Intro, pasok! Pasok! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang paulit-ulit ko nare-receive na tanong kung bakit ako nagpalit ng YouTube channel. Okay? Meron akong mga reasons kung bakit ako nagpalit ng bagong YouTube channel. Una muna. Ang una ay yung views ko sa previous YouTube channel ko sa Dixie Gumapa, nag-reset. Kasi ang YouTube channel, bago ma-monetize, kailangan ito ng 4,000 hours na views and 1,000 subscriber. Yun yung requirement para ma-monetize. Yung YouTube channel ko, mayroon na siyang yung dati, yung Dixie Gumapak, mayroon siyang 1,360 plus subscribers. Mayroon siyang ganun karami ng subscribers. So, na-meet ko na yung isang requirement ni YouTube para mo-monetize ako. Kaso, yung YouTube channel ko nga, yung views niya, yung hours, na-reset. Dati kasi, ay, di ba ang kailangan 4,000 hours? Tapos, yung hours ko na views, 2,000 plus na. Di konti na lang, 2,000 na lang ulit. Pero matami pa yun eh. Sabi nga dun sa mga napapanood ko sa YouTube, na mga vloggers, na yung mga ganito lang din, sisimula pa lang. Yung subscriber medyo madali pa, pero yung 4,000 hours yun yung medyo matagal. Tapos, yung dati kong 2,000 plus views, naging 600 plus views na lang. 600 plus. Di ang laki na nga habulin. So, na-realize ko na magpalit na lang siguro ako ng YouTube channel. Kasi mas madali. Parang feeling ko parehas lang. Parang may ganun ang concept sa isip ko eh. Na umulit na lang ulit. Yun yung una. Yung pangalawa naman, sa content. Kasi ayoko na masyado ng mga content ko doon. Kasi parang yung content ko doon, yung mga contents ko doon, parang walang patutunguhan. Parang kung ano na lang maisip kong i-content. Gusto ko sana yung ganito, yung parang nagsasalita lang, nakikipagkwentuhan lang, kagaya ni na Paulul, yung ibang mga vloggers na sinusubaybayan ko. Yun. Siguro minsan na lang yung nalabas, tapos gumagawa ng ibang challenge. Gusto ko yung nagkukwento lang, kasi madaling i-edit. Ay, mas gusto ko talaga yung ganito, yung nagkukwento lang ako. Sunod naman. So, mag-build ng ano, ng audience. Tapusin! 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 Nag-subscribe talaga para mapanood ako. Hindi yung mga napilitan lang. Yung iba kasi doon, pinilit ko lang mag-subscribe. Hindi ako makapaniwala kay Matarayan. Kung anong bagong audience? Gusto ko ng bagong audience. Yung nanonood, nakikinig talaga. Kasi yung 4,000 hours, mangyayari lang yun kung palaging pinapanood yung video mo. Eh kaso, meron nga akong 1,360 plus subscriber doon sa dati kong account, tapos di naman nanonood. Eh parang, sa palagay ko lang, parang parehas lang din kung magsisimula ulit. Eh ito, parehas lang yung content. Siguro minsan, gagawin ko din yung mga contents ng iba, pero As of now, hindi ko pa naiisip yon. Ang naiisip ko, ganito lang muna yung content pa. Magkukwento, magbibigay ng opinion sa mga bagay-bagay, magsasagot ng mga tanong nyo. Kaya nga sabi ko dun sa nakaraan kong vlog, kung meron kayong tanong, gusto nyong pag-usapan, topic natin, i-comment nyo sa baba. Tapos yun ang magsasabi ako ng opinion dun, tsaka magbibigay ako ng komento. Ang sunod, meron akong konsepto ng start over again. Meron akong ganung konsepto talaga, nabanggit ko din kanina, yung gusto ko magsimula ulit. Halimbawa, meron akong tinatapos na mga activities. Ang ginagawa ko, pag makalat na, iniimis ko ulit. Pag makalat na, pag nakakalat na lahat ng gamit ko. Tapos iniimis ko siya ulit, tapos saka ito nagsisimula. Piling ko ang kalat nun dati kong YouTube channel eh. Piling ko ang kalat. Parang ang daming kung ano-anong nangyayari. Minsan di na din malaman ng audience kung bakit ba siya nandun. Ngayon kung ang gusto mo naman eh makinig lang sa mga pinagsasabi ko, edi manonood ka talaga. Dami din nag-chat sa akin eh na ano, okay, bakit kayo nagpalit? Ayan.
Gusto ko talaga magsimula ulit para ganito lang. Ang matira na lang sa matira matibay. Nangihinayang ba ako dun sa dati kong YouTube channel? Medyo nakakapanginayang kasi 1,300. Ay, tapos na dapat eh. Na-meet ko na yung isang requirement ni YouTube eh. Pero, okay lang din. Okay lang din yun. Nandun pa din naman yun. Tsaka i-upload ko, din ito. Itong vlog ko dun. Para malaman ng mga naka-subscribe doon, baka sakali manood sila na, lumipat na ako dito. Yung konti lang, clip lang. Baka nandun na at mas marami pang manood. Pero okay yun kung mas marami manood doon, sa Dix Gumapak, para malaman nila, ah, may bago na YouTube channel, lipat tayo. May ganun kaya? May ganun kaya yung napanood ka, tapos gusto ka lumipat? Ay, karnik. Meron kayang ganun, no? Sana meron, no? Kung nandiyan ka sa Dix Gumapak na nanonood ngayon at napanood mo to, comment down below, sabihin mo lumipat na ako. Sunod, mababanggit ko din to sa susunod kong vlog. Gusto ko itong maging ano, yung baka ng kwento. Yung ibang kwento ko, baka malimutan ko na, no? Naisip ko lang. Maging imbakan to ng mga kwento ko. Yung mga paboritong marinig ng mga estudyante ko. Tatlong araw ang lumipas, meron akong 125 subscriber. Yes! May 125 subscriber ako. Konti na lang. 900 na lang. Kung saan natin sila makahanap, darating na lang yon yung subscriber. Dadating na lang yon. Pero yung content na ganito, malinis. Ito yung gusto ko. Kasi hindi rin ako organized na tao. Pinipilit ko lang maging organized. Eh, para maging organized, minsan nag-uulit na lang ako. Para maging mas maayos. Magkakaiba naman tao, ang tao eh. Pwede naman nilang sabihin, didelete mo na lang lahat ng mga videos mo doon, tapos magpalit ka. Sayang din naman yung videos doon. Kahit pa paano. Hindi yun mapapalitan eh. Eh para, okay, sasabihin niya iba, maggawa ka na lang ng playlist doon sa bagong content. Pwede din, pero hindi kasi nga gusto ko talagang umulit. Nangangatwiran pa ako sa sarili ko. Kinukumbinsi ko yung sarili ko. So, yun ang dahilan. Una, nung nag-reset yung monetization ko, tinamad ako. Yeah, totoo. Tinamad na ako kasi nag-reset. From 2,000 hours, naging 600. Yan, naisip ko umulit na lang. Pangalawa, yung sa content, gusto ko ng bagong content. Yung uniform na content. Ganun. Pangatlo, to build audience. Yung talagang ang gusto makinig talaga sa kwento. Pangapat, yun nga, yung gusto ko lagi umulit. Yung ganun konsepto ko, yung umulit na lang. Para makapagsimula ng mas maayos. Yung panglima, para tong channel na to, ay maging storage ng mga kwento ko. Yun. Tapos na, yun lang yun, ikukwento ko lang sa inyo kung bakit. Kaya sana, supportahan nyo pa rin ako kahit nandito ako sa bagong YouTube channel ko. Sana may balik natin yung subscriber ko. Sana, marami pa sumuporta. Pero yung mga sanang yun, okay lang kahit hindi pa dumating. Sapat na sa akin nandyan, yung mga taong naniniwala sa akin. At nakikinig, at gusto ko, yun, sapat na yun sa akin. Hindi mo naman kailangang ipilit ang sarili mo eh, sa iba. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Tama, self, makinig ka. Makinig ka, Dixon. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Yung mga gusto ka, mag-i-stay yun. Yung mga mga nakikinig sa'yo, hindi kanila iiwan. Nakakapanginayang, pero naniniwala ako kasi nandiyan kayo. Kayong mga naniniwala at sumusuporta sa akin ng solid. Yan. Hanggit nandiyan kayo, kahit magpaulit-ulit tayo. Hanggang sa mapagod na kayo mag-subscribe ng mag-subscribe. Kaya, salamat talaga sa suporta. 125 subscribers, shoutout sa inyo. Pinatunayan niya sa tatlong araw. Nandiyan pa din kayo, no?
Siyempre, yung iba kasi, ang bilis, sikat na yun eh, no? Kilalang tao yung mga yun. Yung timpayaman, pag gumawa lahat, nung gumawa lahat ng YouTube channel, ang bilis na. Eh tayo, wala, ito lang naman audience natin, konti pa lang. Mali mo, ipa-challenge to ni Kong. Ni Boss Kong. Sabihin niya, oh, i-subscribe niyo to. Tingnan natin, gawin natin. Nagpaparinig. Kala mo naman makakarating to sa kanya. Diba ang bilis, suporta, no? Ganun talaga. Mapalad sila sa ganung bagay. Ako naman, masaya na ako at kapalaran na rin sa akin na nandyan kayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat. O, may pandemya. Stay safe. Sa bahay lang kayo. Magkikita-kita pa tayo. Diba? Marami pa tayong gagawin. Kapag kayong mga subscriber ko pa nagkasakit, sino na lang masusuporta sa akin? Diba? Kaya bawal kayong magkasakit. Yung iba, hindi, joke lang. Tama talaga. Kung ano kayong pipilitin, kung ayaw itong ishare, bahala kayo. Sapat na sa akin nandiyan kayo. Nakikinig. At, ayun. Sapat nga yung nakikinig. Yung isang vlog, ang dami good views. Kato mo, yun, kalapit niya yung subscriber, tsaka yung views. Kalapit lang ng bilang ng subscriber. Hindi kagaya dati yung 1,000 plus na subscriber. Tapos, ang views, 200, o kaya 170 yung isa. 170, 110, tapos 1,000 subscribers. Eto, ang sarap-sarap pakiramdam. Diba? 125 subscribers, tapos ang nanood, 100 plus din. Let me know kung nanonood kayo. Comment kayo sa baba. Okay lang yun. Okay lang yun. Binabasa ko yun, tsaka nagre-reply ako. Tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako, ha? Tulungan nyo ako. Help. Isikapin ko talaga. Maging matino. Sisikapin ko talaga na makapag-upload ng madalas. Yun. So, paano? Okay, kung di ko pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Kung gusto mo ng panibagong topic, mag-comment ka. Kung gusto mo ko supportahan, share mo to sa timeline mo. Tsaka sa mga tropa mo. Makiusap ka, kagaya ko. Okay, click the notification bell para palagi din kayong updated kapag nag-upload na ako. Ako si Dix Gumapak. Ito, ang aking kwento.